buwasan nga kini nga sikan porsyon mga higala mao ni siya ang pag kinibang pagdepensa sa ato nga ministry o sa atong corporation tungod kay hantod niining mga panahona wa man ta manghilabot anang uban nga detractors diha. Kini lang yung naasulod nga giunay ta ba? Giunay ta sa siya mismo na unay sa iyang kaugalingon nga tari. Ha? Anawa ra gud ni mga higala kini usa ka letter no nga gipadala ngadto kay Pastor Judas. Pastor Judas Bong Incarnacion Tabosaris. Kini yung mga bong ba? Pero natay bong diri buutan man pero kaning ubang mga bong di gyud pareha siguro no. Kini si Pastor Judas Bong Incarnacion na Tabosaris nagkukunwaring malinis sa kanyang program via live streaming na hindi jumano totoo yung sinasabi natin na 900 ang forms na nahagilap ng audit team kasi sabi niya more than 1,000 daw. Oh, merong naga-comments doon sa kanyang live streaming, nagpadala ito ng mensahe sa kanya. Oh. Bong, ako lang no, sulbaron sa nimo kanang Ila Roger Kamingawan sa Pacman Radio, kay di na mahuman mudaghan sa mudaghan na para sa imuha, na detractors nimo, na ka-on-air na sila sigitira sa imo, tawagan sa nimo sila na ay may number ginahatag nila before bago magsugod ang program. Naana sila direct communication kay Pastor Joel. Hangtod dili na sila mohilom, it means wala pa masulbad imong problema kay Pastor Joel. Kung gusto nimo, unahon nimo si Pastor Joel para kung sulbad na sa inyo, imposible dili na sila mohilom. Kay ingnan mana sila ni Pastor, kana lang kung sincere gyud ka na masulbad ni, dili maayo kung sige kag dipinsa diha on air. Useless kay gamay lang kag listener, dili pareho sa Pacman Radio o Jack Radio, pila na kalibo ilang listener, tandaan mo bong, daghan ang nakasimpatiya kay Pastor Joel. Ang sa imo, kidapawan satellite area lang tapos nabawasan pagyod na sila sa interview kang lang kay Pastor Joel 99.9% ha na membro kay Pastor Joel gyud mudapig ang problema man gud sa imo kay saba ka o katong mga uban kuno og gipanghinganlan niya di lang nato ni basahon uban nga branch naghilom na sila sa inyong before na ka dispalko og kwarta kay wala lang man saba mukhang guilty ka kay todo depensa on air ang gikasukan sa imod dinhi sa sarangani na kay pagbahad sa ministry o sa corporation na maunsa mi kung magrally mo ha manghadlok pa makipag-alyansa ka sa otro pong buang sani na dyan makailing taba ba na na dating mortal na kalaban ng ministry sa isa sa dahilan na nagsara temporary ang ministry naghihirap sa mga membro daghan na pakamatay daghan na buang daghan na depres unya ikaw suod kayo ni pastor mudungag parihong janjan mauna lang bong sulbara gyud sa imong problema dito kay Pastor Joel tanan para magkaroon ka ng peace of mind dumami na again sa imo nakikita mo naman yan sa FB page mo madami again sa iyo wag ipaasa sa Dios lihok tao ingon sa Biblia. So muning iyang sulat mga higala kay Pastor Judas, ha? Unya unsay tubag ni Pastor Judas? Ha? Yang gitubag dire pero iya pang giblock, ha? Giblock pa niya ang kining iyahang viewers dito sa iyang live streaming. Ingon ana ka bakako ni si Pastor Judas. Ah, tanawa ra gud iyang statement o gahapon niya katong isa ka adlaw. December to April.
Oo, tanawa. Yang justification, no? So, baka kon yun ni mga higala, bisag ang mga dokumento nga nakuha sa audit team, 900 lang yun ang aktual out of 11,000 members. Tanawa ra gud yang justification sa on air pa. Baka kon yun kaayo ning Pastor Judas ngani unsa gani loe unsay tawag na? Mauna ka tikalon, mauna ka bakakon. Oh, sinabi niya na base jumano ang basis na basis sa ng audit team, ang basis nila ay yaong May at June 2019 na donation forms, kaya hindi raw mag match sa 11,000 ka-members ng kanyang branch. Oh, grabe yung justification niya. Grabe yung whitewash niya na wala akong kasalanan, ganito, wala akong ginawang kasalanan. Oh. Dito na ni mo, Bong, dito na ni mo kuan, dito na ni mo tubagon sa audit. Kung dili tinuod nga naghimo kag kanabang duna kay sala no sa atong ministry, didto na nimo i-justify sa audit. Ha? Dili kay gamito nimo ang iri. Napakagaling mong magsinungaling, Pastor Judas, Bong Encarnacion Tabosares. Ha? Ang tanong, bakit sa iri mo yan ipahayag? O nganong sa radyo mangyod? Didto sa audit. Didto na nimo isulti, ayaw isulti sa kahanginan. Ha? Kay buti pasabot ana nagmamalinis ka. Nagmamalinis ka na wala kang ginawang kasalanan. Bakit hindi mo yan patunayan doon sa audit team? Doon mo yan patunayan. Nako, ikaw naman pastor ka pa naman. Ha, sabi mo nga bago ka lang na anong tawag yan, nag-license doon sa kining civil registrar. Ha? Na pwede ka nang mag-kuan. Pwede ka nang, anong tawag dyan? Maka-officiate. O, maka-officiate ng marriages, marriage. Solemnizing officer. Ganyan. Maging, magso-solemnize ka ng mga marriage. Pangalawa, inaakusahan pa kami ng hunghang na Pastor Judas na to na mga bayad na media practitioner. Grabe. Pati kami giakusahan pa. Para sa kaalaman mo, Mr. Bong Encarnacion, Judas Tabosares, sinasahuran kami rito at regular employee kami ng ministry at corporation. Ha? Kung saan ang aming tasking mula kay founder para dipinsahan ang ministry at ang corporation. Hindi kami binabayaran dito dahil kung alam mo lang, inaalay namin pati ang buhay namin dito para dipinsahan ang ministry at corporation. Hindi tulad sa'yo noong nasa ministry ka pa. Naghihintay ka lang pala ng pagkakataon kung paano mo manakaw ang pera ng ministry. Hindi tulad sa'yo. Grabe ka man. Akusahan po mo naman kami na hindi man kami ganyan, Bong Encarnacion Tabosares. Hindi tulad sa'yo na noong nasa ministry ka pa, naghihintay ka lang pala ng pagkakataon kung paano mo manakaw ang pera ng ministry. Kaya kung ako sa'yo, Pastor Modern Judas, doon mo yan patunayan sa audit kung wala ka talagang natangay na pera mula sa ministry. Doon mo yan patunayan. Huwag kang siging yak-yak, ngak-ngak dyan. Huwag kang sige ngak-ngak. Huwag dyan sa iri at huwag mong gagamitin ang iri para magpakamalinis ka dahil hindi naniniwala ang mga tao sa iyo. Paano paniwalaan na sinungaling ka nga? Ha? Dahil base, baseless yung mga sinasabi mo dyan at wala kang mga hinahawakang dokumento para patunayan mo yan. Ang audit team natin, merong mga dokumento na hinahawakan. Pero ikaw, sinungaling ka talaga.
Anong sabi mo, Luwe? Ano gani yon? Pastor ka pa naman? Alam mo sa Biblia, sinabi doon na walang sinungaling na maliligtas? Ha? Yung sa utos ng Panginoon, yung sinungaling, ha? Nakalabag ka sa utos ng Panginoon.